sa lahat at itinararangal ko na ako po ay maging panaurin ngayon sa flag ceremony na ito. Good morning po, Yusik Nesti, Carolina, Asek, Raul, Cabellas, doon po sa ating God Coordinator na masipag pong nagpa-follow up dahil August pa po ako nabigyan ng sulat at higit sa lahat po sa buong kapulungan na naririto ngayon. Dudugtungan ko na lang po ang sinabi ni Yusek. Sabi ko nga kanina eh, wow, nakilala nila ako na ako po ay naging bahagi noong panahon pa ng martial law ng dati pong Presidente Marcos. Ibig sabihin natin, magkaedad yan. Hindi ko alam, hindi, mas matanda yata sa akin si Yusek. And anyway, ang mahalagang araw po na ito ngayon, yung pagkilala nga doon sa issue kaugnay ng gender and development. Ito pong gender and development, ang operative word dito yung gender, no? At saka yung development, siyempre. Ibig sabihin nito, sa lipunan po ngayon, mayroon pa rin existing biases sa women, which the state, no? As part of the lead institution in our society, takes it upon itself to make sure na ito pong biases na ito ay na-eradicate. And with that, noong pong 1995, no, sa ilalim po ng dating Pangulong Ramos, no, nagkaroon po ng 30-year parang development plan wherein lahat po ng bahagi ng bureaucracy from national offices to hanggang baba. And in fact, hanggang barangay level po, ay in-ensure na magkaroon talaga ng programa na ina-uphold yung gender and development. And when we speak of gender and development, isa pong impediment na sabi ko nga kanina ay nagiging kalakaran pa na kailangan talaga i-address pa ng sama-sama ng ating mga institution yung issue po ng specific gender violence, yung violence against women. Kaya ito pong 18-day to fight violence against women, which culminated yesterday, December 10, Human Rights Day, nasa palampas po ito noong pagkilala, no? Women's rights are human rights. Ibig sabihin lang ito, ang nagiging batayan ng pagkilala sa mga tao sa lipunan ay hindi ang pagiging babae o hindi ang pagiging lalaki, kundi ang pagiging tao mo sa isang lipunan na binibigyan ka ng pagkakataon, binibigyan ka ng oportunidad. Pero dahil nga may umiiral na iba't ibang aspeto, no? Sa ekonomiya, sa politika, at ang pinakamahalaga po yata sa kultura na ito po yung gusto nating dalhin doon sa lahat ng institutions. Sa institutions sa loob ng pamilya, ang sabi nga basic institution, institution po sa akadema, no? Mula pa pagkabata, paano ba tinitingnan dapat ng mga bata at kababaihan? Hindi po yung nag-i-stereotype, ano, na pagkababae, ito ka lang, pagkalalaki, dapat ganito ka. Ang joke nga po namin dyan, at ina-affirm yata ito ng ibang, ano, kaya daw mas madaling atakihin sa puso ang mga lalaki. Kasi hindi sila makaiyak, kasi bawal umiyak. Pero palagay ko po, kailangan naman ako ng medical basis, ano. Pero ito yung mga institutions, ano, family, academe, media. Ang media, how do they portray women? And in fact, kami po natutuwa eh, pag in-interview kami eh, bilang Gabriela eh, may kaso na karahasan sa kababaihan at in-interview, and palagay namin, naging mga hakipagpasulong ito para maging conscious din ang mamamayan sa issue ng paglaban doon sa gender violence. Sa loob naman po ng Kongreso, yung pagtiyak ng pag-ira ng Magna Carta of Women, ito po ang nagiging overarching law na mas ito yung legislative, I would say, parang magiging gabay ng lahat ng nasa bureaucracy. Kasi ito pong RA 9710 o Magna Carta of Women, ito po talaga yung nag-a-address ng discrimination against women. Kaya pag itiyak po ito, no, na talagang kababaihan
ay bibigyan ng oportunidad sa lahat ng larangan. Ngayong araw na ito po, ang Philippine Commission of Women din ay nagpatawag ng pulong, mamaya po si Sigma makapakita din ako doon, para naman pag-usapan din ano ba yung mga legislations na kailangan din dalhin namin sa loob ng Kongreso para higit na umangata na yung kalagayan ng kababaihan. Pero sabi ko nga po, at kanina binabasa ni Yusek, no, yung aking advocacy, yung amin po kasing party list, ano, babae, bata, bayan, paglaban. Ibig sabihin, ito po yung pagkilala ng kababaihan ay dapat nasa lahat ng larangan. At yung pong bata, ito, siyempre, sabi nga namin eh, hindi po ang women's movement to uplift the role of women in the society, hindi rin dapat anti-male, ano? Kasi at kinikilala po natin dito ay yung papel ng mamamayan na nagtutulong-tulong. At kung mayroong dapat iwasto sa pagtingin sa kababaihan, dapat kasama po natin ang kalalakihan na nagwawasto paano tinitingnan ang kababaihan. Kaya nga yung mga institusyon sa nandiyan sa tatay, sa mga eskwelahan na nandiyan si sir, yung mga media na nandiyan yung mga practitioners, at hindi sa lahat, ang state ano, na ngayon nga may mga programa na nag-a-address ng mga impediments o mga balakid para po ang kababaihan ay either hindi nabibigyan ng opportunity and at worst, nagiging victim ng violence na sa larangan po ng sa katauhan ay hindi nararapat. Kaya nga yung mga kampanya po namin, kaugnay ng paglaban sa violence sa loob po ng Kongreso, yung pag-push ng mga batas, no, na higit na magpapatalas doon sa implementation ng ating existing laws at mga amendments para higit na mabigyan ng ipin, lalo na para sa mga biktima ng iba't ibang anyo ng karahasan. Kaya ngayong araw po sa Philippine Veterans Association Office, napansin ko po marami, kalahati po ba nito ay nababaihan? Opo. Kaya, mga kabaro, sama-sama po tayo, kasama ating mga kalalakihan na dapat ay kaisa natin doon sa pagkatingin ng total eradication ng violence against women at doon po sa pagkakaroon ng isang lipunan ng henerasyon na susunod ang ating mga anak at ating mga apo ay mabubuhay ng mapayapa, mabubuhay ng kasagana. Yun lang po at muli, congratulations po sa makabuluhang araw.